sorry to say, patis. Okay. Ayun na ni Chef Jeremy. Hindi siya gumagamit ng patis. Okay. Asin. Very good. Very light lang. Mm-hmm. Yun, pag nakita niyang nagpapatis ako, tumatalsik yung platito ko sa malayo. Ma, gaganin bawal. Niyan. Dahil bawal. Mahal ka niya. Oo. Gusto niya ibinabalansi. Tama si Chef Jeremy. Ayaw niya yun. Yung sodium, like I said, less sodium, less sugar. Everything is done in moderation. Kasi nga po, pag sumobra, anuman ang sumobra, sumobrang tamis, sumobrang alat, masama. At yung ating palaging sinasabi na pinalaganap ni Dr. Hippocrates noong araw, ang pinakamagaling na doktor ng unang panahon, let food be your medicine and your medicine your food. At sa mga bagong nanay, gusto ko mag-iwan tayo ng regalong mensahe sa mga bagong nanay para sa kalusugan ng mga bata. Lalo na yung mga hikahos sa buhay, Mami Lali. No? May nakikita akong maitim ang pinapadede sa baby. So, hindi na nga nagbe-breastfeed yung nanay dahil kailangan daw niya maghanap buhay sa kakapusan, di ba? At doon sa halip na gatas, wala na maipambili ng gatas, kape ang pinapadede sa baby. No? Hindi po ganun. Hindi pwedeng kape. Alright. Alam niyo po ba ang pwede? Or pinakuluan na bigas. No? So, halimbawa, lalo na kung may black rice po kayo, punong-puno sa sustansya. Sabi ko nga po, di ba, ang black rice, kumbaga yan po ang first honor, no? Sa lahat ng bigas. Second purple. Honor lang ang purple rice. Ay, yung brown. Third honor. Ang white rice, honor. Yan. Kaya, pag pinakuluan ninyo ang, kahit na yung mga unpolished na yan na bigas, no? Basta may kulay, pagkayang po ay nilugaw ninyo, makukuha nyo pa yung niyan, pwede pong ipadede kay baby yon sa halip na kape. Hinding-hindi po pwede ng kape. Minsan po ang ginagawa ng iba, tubig na mainit tapos nilalagyan ng asukal. Or may sabaw ng ulam na ipapadede sa baby, hindi po ganon. Maganda po ay dahil ang po ay nagtataglay ng sustansya na lahat ng makukuha natin galing doon sa bigas, di ba? Lalo na nga po kung black rice, iron rich, no? Or pwede rin po tayong magpadede ng pinakuluan ng mga gulay. Yan, Mami Lali. Yung tinuturo po natin na pampalakas ng baga, pampalakas ng immune system, yung dahon ng malunggay, no? Pwede nyo pong pakuluan yon. Okay? Pagkatapos pakuluan, kunin nyo po yung pinakasabaw, dede ni baby. Hindi na po kailangan ng asukal doon, no? Kasi baby pa naman, hindi pa naman siya. Alam yung matamis. Hindi pa naghahanap ng matamis yan. Pagkatapos, yung pinakuluan na dahon ng malunggay, yun naman ang ulam ng pamilya, tinolang malunggay. Walang iba na. Pwede po, lalagyan nyo lang ng konting tanglad or luya, no? So, nakinabang po yung baby, nakinabang pa ang pamilya. Dapat po, tawagin natin ng pansin ang DSWD. Magandang sila po ang makapagpalaganap niyan kasi ang DSWD po ay talagang nagmamalasakit sa sa ating mga pamilyang maliliit, no? Minsan po, konting dagdag lang ng kaalaman na pwede nilang matutuhan. Yung mga pinakuluan na gulay, yung katas ng gulay na yan, para na rin pong ngumuya si baby nung gulay. Diba? At saka makikita po natin sa paglaki ni baby na hindi namumutla, malakas ang tuhod, may calcium, may phosphorus, may potassium. Sa malunggay pa lang po yan, no? Malunggay pa lang yun. Napakaraming iba. Minsan red kamote tops naman. Mahusay rin yun. Lalo na po ang matitingkad na gulay, ang kulay, no? Either green na green, or may pagka-purple, may pagka-pula na mga gulay at prutas, lalo na't walang asim, mas maganda po yun. Diba? So sana may mga nanay na matuto dito sa sineshare po namin na balita at impormasyon ni Mami Lali para makinabang po kayo. Okay. Yeah. At dahil ikaw ang aming special mommy ngayong Christmas episode natin sa Hiling-Galing, magbigay ka ng message sa mga mami sa mga kung paano magiging mas malusog ang pamilya. Ayan. Oo. Sa mga mommies, new mommies, okay? Siyempre, you should spend time with, kasama yun. Kasama yung baby. Maganda yan. Kasi kung anong kakainin mo, pag lalo lumalaki, kung anong serve mo sa table,
hindi lang kakainin ng kasi bata. Sa sobrang alala na, abala na ngayon, sobrang abala na ang mga tao, mga Mami Lali. Pakialagaan mo nga ang anak ko. At ito'y nagtatrabaho ang nanay. Naku, mas maganda po, nanay, nanay pa rin ang mag-aalaga. Ikaw yung magluto to. Kung pwede. O pwede rin si Lola. Pwede kasi si Lola. Sigurado may mula sa akin si Lola. Si Lola, oo. Okay. Ganun din yon. Si Lola at si nanay, parang yung mother, parang iisa yon eh. Yeah. Oo. Di ba kung anong iserve mo sa table, yun din ang kakainin ng anak mo. Kaya kung hindi nutritious, kung ano sakit mo, sakit din ang anak mo. Yun, kasi pareho kayong kakain. Pareho kayo ng kinakain. At sino ang napiperwisyo? Si nanay. Si nanay. Magdadala ka sa ospital, maghahanap ka ng pambayad sa ospital. Yes. Ayun na, sama-sama, no? Okay. At ang maganda sa'yo, Mami Lali, natuto ka nung ikaw ay naging single parent na. Dahil mas maaga nang kinuha ni Lord, ang sweetheart mo. So, ayaw mong matutunan o magaya, ayaw mong magaya sa maikling buhay, na naranasan ng husband mo. Mm-hmm. Dahil siya ay namatay sa Stroke siya. Yan. So, iba naman dapat ang stroke mo sa pag-aalaga sa pamilya. Ibang stroke yon. Mas magandang resulta mas ng stroke. Mas maganda na. Stroke na may style. Tamang-tama, Mami Lali, itong pinag-uusapan natin, nutrition sa pamilya, no? Yung pagbibigay natin ng priority sa ating pong pamilya. Ngayon taon na to, kami po sa Hiling Galing ay gumawa ng initiative naman na ipanumbalik ang kalusugan ng mga kabataan po na nakakaranas ng malnourishment sa isang bayan po sa Quezon Province. Panoorin po natin ito. Naglunsad ang Hiling Galing ng isang Balik Nutrition Project para sa mga kabataan sa isang maliit na komunidad sa probinsya ng Quezon. Ang mga kabataan na kabilang sa programa ay mababa ang timbang at may bulati sa tiyan. Layunin ng Balik Nutrition Program ng Hiling Galing ang ipanumbalik ang kalusugan ng mga bata sa pamamagitan ng deworming, paggabay sa tamang pagkain, at ang pagiging malinis sa katawan at kapaligiran. Kasama sa programa ang pagtuturo sa mga magulang ng tamang kaalaman para mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga anak. Bilang isang nanay at isang Doctor of Natural Medicine, ang pinakamahalagang blessing po sa akin ay ang blessing ng kalusugan, at ang pinakamagandang regalo na pwede ko pong ipagkaloob sa aking kapwa ay ang regalo ng nutrisyon. Ano man po ang katayuan natin sa buhay, lagi po nating tatandaan na tayo ay very blessed. At napakaganda kung maibabahagi po natin ang anuman na meron tayo sa ating kapwa. Yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Muli po, maligayang Pasko sa inyong lahat hanggang sa susunod na linggo ng umaga dito sa Hiling Galing sa TV. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Edinel Calvario, na laging nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Christmas! Thank you very much. Thank you. Happy Healing Christmas! O, yan. Arbularyo ka na rin. Natatandaan niyo po ba ang retiradong marine na si Mang Rudy Rosas? Ilang taon na po niyang tinitiis na barado ang kanyang ilong hanggang sa nanumbalik ang kanyang pang-amoy sa tulong ng nasal steaming procedure ng Hiling Galing. Hindi kailangan magtiis sa sinusitis. Samahan si Dr. E sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5. Hiling Galing! Isang mahalagang paalala, ang Hiling Galing Main Office sa Novaliches ay bukas para sa regular free consultations. Lunes hanggang Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban tuwing holidays, maaari kayong tumawag sa aming hotline na 0921-455-0355 para sa inyong mga katanungan.